Hello mga babe, panibagong araw, panibagong lulutuin na naman. Chef nga pala ang auntie nyo ngayon for today's video. Pinrepare ko na nga rin pala yung mga lulutuin dyan, pati na rin yung mga sahog na gulay. After ko nga pala i-prepare yung gulay, inasikaso ko na rin hiwain yung mga baboy. At yan na nga, napakapurol ng kutsilyo namin. Kahit sino yata tagain ko dito, hindi mamamatay. Ayaw pa ata magpaluto rin ng baboy. Kaya ayan, hinasa ko na lang din tuloy yung kutsilyo para mahiwa ko ng maayos. Kumakanta-kanta na nga rin pala ako dyan kasi ako lang din tao sa bahay dahil nasa palengke nga silang lahat. Alam nyo naman, takot ako. Sa ipis nga, takot ako eh. Sa mumu pa kaya. After ko nga pala nyan, guys, hinugasan ko na rin yung baboy. Dalawang beses ko nga rin pala hinugasan tong baboy. After ko nga rin pala siyang hugasan, hinugasan ko na rin yung sangkalan dahil gagamitin ko pa nga mamaya. At yan na nga guys, nagpakulo na rin ako ng tubig. Sinama ko na rin yung baboy at nilanggan ko na rin siya ng asin. At ayan na nga rin pala guys, nag-iwan na rin pala ako dyan ng pechay. Kung napapansin nyo nga pala, nagbawas din ako ng tangkay. Paano ba naman, ikaw ba naman kumain na pagkahaba-haba ng tangkay, nalunok mo na lahat-lahat na sa lalamunan pa yung kalahati. Napakadami namin palang gulay na inilagay, kala mo naman kumakain talaga kami ng gulay. At ayan na nga guys, nakalimutan ko nga pala yung dahon ng sibuyas. After nga nyan guys, nilagay ko na rin siya pinakukuluan ko. At after ko nga pala ilagay yung leeks dyan at saka yung sibuyas, nagsaing na nga rin pala muna ako dahil wala pa nga pala kami sinaing. Mamaya mauna pa maluto yung ulam, hindi pa pala kami nakasaing. Tinatabi ko nga rin pala yung pinaghugasan ko tsaka yung pinaghugasan ko ng bigas dahil pinandidilig ko nga pala siya sa halaman. Sabi kasi ng lolo ko, mas maganda daw at epektibo daw na organic fertilizer ang pinaghugasan ng bigas. Kaya sa tuwing magsasayang tuloy ako, lagi kong tinatabi yung pinaghugasan ko. At yan na nga, after ko nga pala magsaing dyan, nilabas ko na rin yung pinaghugasan ko at idinilig ko na rin sa mga halaman ni mama. After ko nga rin pala magdilig dyan, hinugasan ko na nga rin pala yung mga gulay at saka sahog na ilalagay sa nilaga. Sinabay ko na nga rin pala yung dahon na pechay. At saka yung repolyo. After ko nga rin pala hugasan, hinalo-halo ko. Chinek ko na nga rin pala yung baboy kung malambot na. At medyo matigas pa nga kaya tinakpan ko muna. Pero wala pa mga 5 minutes, chinek ko ulit. Medyo malambot na siya kaya inilagay ko na rin yung mga gulay. Nilagyan ko na nga rin pala dyan ng paminta. Salamat nga pala sa mga nanonood. Bye-bye!